Hello guys, this is Pinoy Crypto at welcome sa ating channel. In this video, ituturo ko sa inyo kung ano ang game coins at ang deflation protocol or known as difficulty level sa CrapBytes. Ginawa ko itong video na ito guys to make it clear sa mga ibang players kung ano ang ibig sabihin at paano makompute ang next na difficulty level sa pagko-convert ng extract into game coins. Okay? So before we begin, kung bago ka pa lang sa channel natin at hanap mo ay mga ganitong content, please consider to subscribe my channel at click the notification bell below para updated kayo sa mga bago kong tutorial or video tungkol sa CrapBytes. And it's highly appreciated guys kung i-like nyo naman at i-share sa mga friends mo or family mo tungkol sa larong ito para na rin matulungan natin sila mag-invest dito sa crypto world. At sa mga wala pang account sa CrapBytes, pwede kayong mag-register sa referral link ko na nasa description below. At para na rin, meron kang makukuha na up to 500 TRX na rewards pag natapos mo ang task dito sa CrapBytes. So meron tayong tutorial dyan guys kung paano natin makukuha ang reward. Okay? So let's start! First, let us know how the CrapBytes grown in the past few years. CrapBytes is the top crypto game since 2018. Mula noong simula pa lang, ang pag-unlad at paglago ng CrapBytes is very constant. CrapBytes has grown from 2D game with basic game economics to a full-fledged multi-platform game economics and the world's most advanced trading platform for games. Ganyan katatag ang CrapBytes guys. At ngayon, the crypto market is soaring right now. Para mapanatili nila guys ang larong ito, meron silang ginawa ng mga major improvements and economy. So ito yung deflation protocol guys at ang game coins. Tingnan natin guys kung ano ang ibig sabihin ng dalawang ito. Okay? Ano nga ba ang game coins? Ang game coins guys ay tinatawag ito noon as game cards. Game coins are tokens used in the CrapBytes ecosystem. Ginagamit ito guys para pambili ng pro assets and NFTs. At itong coins na ito ay mamimina lang ng mga players sa CrapBytes. Paano ba mamimina ang game coins? Para mamina ang game coins guys, kailangan ma-maintain at ma-complete ng mga players ang game activities para makolek ang ma-produce na extracts ng mga animals. At ang mga extract ay i-convert into game coins. Yan talaga ang game mechanics ng larong ito. And for the applications naman, current applications are mining. Game coins are mined by players in the CrapBytes ecosystem. Melting. Game coins can be converted to pro assets. Ito yung pwede ka makapurchase guys ng mga superheroes at GC animals. Trading. Game coins are tradable with Tron or TRX. And for the future application, trading platforms. Game coins will be tradable with BTC, ETH, USDT on major trading platforms. For me, it's good na mag-iimbak kayo guys ng game coins dahil tataas talaga ang demand nito in the near future dahil limited din ang supply nito. Minigames. Used as token in various minigames. Example nito guys ay ang fishing minigames at ang upcoming superhero battles. Alliances. Will be used by alliances and partners of CrapBytes. Game transaction. Trading fee and other purchases in the CrapBytes ecosystem. Okay? Dito naman tayo sa deflation protocol. Habang parami ng parami ang mga players na nagsisimulang maglaro, tumataas din ang aktibidad nito at tataas din ang paggawa ng mga extract at pati na rin ang pagmimina ng game coins. Kung ito ay magpatuloy guys, hahantong ito sa isang walang limitasyong supply ng game coins at pagbabawas ng kanilang halaga. Kaya para makontrol ito, gumawa si CrapBytes ng hakbang para mapanatili ang demand and supply ng game coins. At ito ang tinatawag na deflation protocol. Nangangahulugang ang rate ng produksyon ay bumabagal habang tumataas ang supply. Okay? Para din ma-reduce ang supply, ginagamit ang game coins to acquire pro assets, which called melting the game coins. Paano ito gumagana?
To mine game coins, players need to convert their produced goods. The factor of conversion or difficulty is based on the total game coins in circulation. Ito yung formula guys for GC generations. Extract times conversion rate times difficulty equals game coins. For example, where conversion rate is 4 milk equals to 1 game coins. When difficulty is 1, milk times conversion rate equals 4 times difficulty 1, so 4 times 1 equals 4. So 4 milk is equals to 1 game coins. Pag ang difficulty naman guys is 0.5, milk times conversion rate equals 4 times difficulty 0.5, so 4 times 0.5 equals 2. So 2 milk is equals to 1 game coins. Pag ang difficulty naman guys is 1.5, milk times conversion rate equals 4 times difficulty 1.5, so 4 times 1.5 equals 6. So 6 milk equals to 1 game coins. Okay? So let's make another example. Where conversion rate is 8 milk equals 1 game coins. When difficulty is 1, milk times conversion rate equals 8 times difficulty is 1. So 8 times 1 equals 8. So 8 milk equals to 1 GC. Pag difficulty naman guys is 0.5, milk times conversion rate equals 8 times difficulty 0.5. So 8 times 0.5 equals 4. So 4 milk equals 1 game coins. Pag ang difficulty naman guys is 1.5, milk times conversion rate equals 8 times difficulty 1.5. So 8 times 1.5 equals 12. So 12 milk equals 1 game coins. Gets nyo na ba guys? Kung na-gets nyo na, ano ang na-observe nyo kung tumataas ang difficulty level? So please comment down below kung may natutunan kayo sa part na ito. Para ma-compute ang difficulty level, ito naman ang formula guys. Difficulty equals 12 produced GC divided by estimated GC raised to the power of 5. Let's make an example. If estimated GC supply by X weeks is 3,849,070 and actual GC produced is 3,861,184. Difficulty equals 3,861,184 divided by 3,849,070 raised to the power of 5 equals 1.015 or 1.02 kung i-round off natin. So kung ang conversion rate is 4 milk equals 1 GC, then therefore 4 times 1.02 equals 4.08 ang milk required niya para maka 1 game coins ka. Okay? Gets nyo na ba guys? Kaya it's good to hold your GC if difficulty level is above 1. And i-convert nyo naman ang GC nyo if below 1 ang difficulty level. Okay? At para hindi na kayo mahirapan pag mag-compute kayo, may technique ako guys kung paano malaman kung below 1 ang difficulty level in the next week. Ang kailangan nyo lang tingnan guys, is mababa dapat ang actual total minted kaysa total target para below 1 ang difficulty level niya. Okay? Good ba guys? Ito naman guys ang chart production and supply of game coins under depletion protocol. Kung makikita nyo guys, unti-unting bababa ang produksyon ng game coins in the next coming weeks. Dahil limited lang kasi ang supply ng game coins na ipapalabas nila. Every 10 weeks, bababa ang produksyon ng game coins into 50%. Kaya it's good to hold your GC kasi guys, tataas talaga ang value niya in the near future. Then for the conversion rate naman, after every period of time, the standard conversion rate of extracts to GC will increase. For example, at week 1 to 10, 1 milk is equals to 1 game coins. At week 11 to 20, 2 milk is equals to 1 game coins. At the 21 to 30 weeks naman, 4 milk equals to 1 game coins. And so on. This is an example lang guys ha.
Hindi ko pa alam kung paano ang conversion rate per 10 weeks. Basta ang bottom line dito is tataas ang conversion rate every 10 weeks. Okay? So ito naman ang pie chart ng Gemcoins. Ang current supply circulation is 2,892,893 or 16.17%. Ang pre-minted ng team is 3 million or 16.77%. And the pre-minted in the operation is 2 million or 11.18%. Ang mintable game coins naman is 10 million or 55.89%. So ang total supply is 17,892,893 game coins. All users can see the total supply circulation and total game coins produced per day on the GC conversion page. Okay? So yan lang guys for this video. At kung nakatulong ito sa inyo, i-like nyo naman, share, and comment down below. And don't forget to subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa bago nating tutorial or video na ipapalabas. So thank you ulit guys sa walang sawang suporta at pagsubaybay sa channel natin. So see you in the next video and God bless!